Whew, it's a rapid drive, Kawasaki Bajaj RS200. Alam niyo ba kung bakit RS200 ang binili ko? At hindi ako bumili ng ibang brand na motor. So, papaliwanag ko sa inyo kung bakit. Una sa lahat, ang RS200 ay matipid. Hindi ganong kamahalan, hindi naman ganong kamurahan. So, ang RS200 ay okay naman i-drive. Ayan, bago ako bumili, nag-background check ako, nag-research ako. Ayun, napag-alaman ko na ang Bajaj ay design ng head designer ng BMW. Ayun. Kaya medyo nag-isip din ako na ang Bajaj ay hindi rin basta-basta. Hindi rin basta-basta ang brand. At alam nyo ba, yung ibang brand ay binabayaran nyo lang yung mga pangalan. Kaya mahal. So, mahal yung binibili nyong motor. Akala nyo, okay na. So, hindi nyo lang alam na kaya mahal yan. Kasi, nakikita nila na yung demand dito sa Pilipinas, mas tinatangkilik ng mga Pilipino ang mamahalin na motor. Ayan. Pero sa totoo lang, brand, pare-pareho lang din naman motor yan. Nasa tao lang din ang pagkagamit. At saka isa pa, yung RS200, kaya ako binili. Kasi, bukod na sa matipid, ayan na, matibay pa siya. At kaya din naman niya makipagsabayan kahit anong brand na motor. Ayan. So, ang RS200 ko, 2 taon na sa akin. Ayan. Wala pa akong naging problema sa RS200 na to. Ayan. Ang RS200 ko ay nagpalit lang ako ng gulong, clutch cable, kadena. Ayan. Pero sa loob ng makina, wala akong naging problema maliban lang sa tune-up. Yun. Siyempre, ang motor natin, pagdating ng 1 taon, kailangan mo na mag-tune-up. Medyo makakarinig ka na talaga ng lagatid. Yun lang yung naging kuwang ko sa RS200 ko. Yung mag-tune up. Ayan. Actually, 2 beses na ako magpa-tune up. Kasi ayoko nang medyo matulog na motor. Ayoko nang malagatik na motor. Kaya 2 times ko na siyang napa-tune up mula nung nabili. So ayan, maraming mga review sa mga post. Sa post sa Facebook. Ayan. May kita nyo yung mga review doon. Maraming mga nag-comment na yung RS200 daw, ganito, ganyan. Sirain, may tagas. Para sa akin, wala naman. Never pa nagkatagas tong RS200 ko. Never pang kumatok. May mga nagsasabi na kumatok daw yung RS200. Pero tinignan ko yung mga profile ng mga nag-comment doon. Wala silang RS200, kundi ibang brand ng motor yung mga gamit nila. Ayan. At saka sa RS200, hindi mo naman masasabi na ang RS200 ay mabagal. So, pumapalo din siya ng 150. Actually, maraming motor dyan na pag 150cc lang, pero tumatakbo ng 180. Ayan, 180. Pero sa totoo lang, yung mga speedometer niya ay hindi naman accurate. Ayan. At kung itatanong nyo nga pala about sa performance ng RS200, masasabi ko sa inyo, napakaganda. Yung rear shock niya, ayan, yung mono shock niya sa likod, na di masyadong smooth, hindi rin gaano katigas, pero napakaganda, sakto-sakto. Sa kuha naman, sa arangkada, di ka rin mabibitin. Ayan, mapapansin nyo. So, wala rin ako masabi about sa handling niya. Kasi, hindi siya masakit sa likod. Ayan. Pwede siyang pang touring. Ayan. Kasi, yung manibela niya ay medyo mataas. Hindi siya masyadong nakayuko. Napakaganda sa likod. Kahit gaano kalayo, kasi na-try ko mula Bicol to Manila. Ayan, walang hintuan yan. Hindi ko masyadong ininda yung likod ko. Ang ininda ko yung upuan.
Kasi sa katagalan, mainit na siya. Ilang oras ba naman na nakaupo ako, mainit na sa puwet. Yan, yun lang yung medyo ininda ko. Pero okay naman siya, walang problema kung tumatakbo ka lang ng 3 oras. Walang hintuan. Hindi mo siya ihindahin. Walang sakit ng katawan na ihindahin. At about naman sa gasolina, ito. Estimated ko mula kuan, nasubukan ko, Katanawan, Quezon to Lucena City, umubos lang ako ng 3 litro. Ayan, 3 kalahati, ganyan. 3 kalahating litro. Palagyan natin 3 kalahati. Yan lang yung naubos niya. Siguro mga nasa 130 kilometers mula Katanawan, Quezon. Yan yung tinakbo ko. So, umubos lang ako ng 3 kalahating litro. Ayan. May tira pa yun. Kasi nag-gas ako ng gun. So, ayan. So, sa mga nagbabalak na kumuha ng RS 200, yung RS 200 sa ngayon ay nagkakahalaga ng 125 cash. Cash yun. Sa hulugan, di ko sure. Kasi cash ko siyang nakuha. Ayan. Sa mas maganda kung yung RS 200, huwag nyo nang tanggalan ng tambo, huwag nyo nang papalitan. Kasi lalo lang siya tumatakaw sa gas once na naka-open pipe. Ayan. Lahat naman ng motor, once na na-open pipe, lalong lumalakas sa gasolina. At about nga pala dun sa height, kung gaano ka kataas o kung gaano ka tangkad yung gagamit ng RS 200. Ayan, meron akong kaibigan na may height na 5'2". Ayan, pero standard, di niya binabaan, di niya tinaasan yung RS 200 niya. Kayang-kaya natin kaya rin. Ayan, pero depende na lang, siguro sana ayan lang din. Kasi ako 5'5 ako. Naabot ko siya, sakto-sakto sa akin, 5'5. Ayan. At saka depende, pasanayan lang yan. Kasi kung sanay ka sa maliit na motor, example, dati kang naka-Raider 150 ka, medyo mahirapan ka talaga. Pero ilang buwan lang yan, masasanay ka lang din. Kasi kung parati mo naman siya ginagamit, makukuha mo rin yung diskarte. Ang diskarte pag mataas ang upuan ng motor. Ayan. At saka sa forma, bro, mga paps, mga kamote, ayan. Sa forma naman ng ating RS 200 ay wala kang masabi. Talagang sa pormahan talaga. Pag itinabi mo sa ibang mga brand ng motor, hindi siya pahuhuli. Mas nangingibabaw siya. Ayan. Kasi yung RS 200 ay maganda ang disenyo. Ayan. Ang designer nito ay head designer ng BMW. Ayan, nakalimutan ko lang yung pangalan. So, ayan. Hindi rin basta-basta ang design nitong RS 200. At about sa fairings niya, sumimplang na ako. Ayan. Sumimplang na ako pero galos lang yung kinamunang aking RS 200. Depende din siguro sa pagkabagsak, ano? Kasi yung sa akin, gas-gas lang din yung inabot kasi meron akong slider. Tsaka kagandahan dito sa RS 200, yung ilaw niya. Kasi yung ilaw niya, meron siya, dalawa yung ilaw niya, merong high, merong low. Pag isang ilaw lang, automatic yung isa, nakabukas yun. Once na nagbukas ka ng motor, pinandar mo siya, automatic iilaw siya, yun yung low niya. Isang mata lang yun, isang ilaw lang. Pag nag-high ka, dalawang ilaw. Napakalakas ng high niya, promise. Kahit basa makasalubong mo, pag inangatan mo ng high, masisilaw. Kaya, saka meron siya, napakadaling meron siyang parang trigger lang, gatilyo, parang gatilyo na ikukuan mo lang, parang kakalabitin mo lang, automatic iilaw yung kuan mo, ilaw yung headlight mo, yung high. Ayan, pwede mo siyang isignalite, napakadali din mo na kailangan mag high and low, mag switch, wala na siyang switch na ganun, kundi parang pipitikin mo lang siya, nasa bandang kaliwa siya. Ayan. So ano pa mga paps, kung may mga katanungan kayo, pwede kayo mag comment dito sa baba. Ayan. Pwede rin kayo magpa shout out, comment lang kayo sa baba. So, ayan. Yan yung mga experience ko sa aking RS 200. So, sa mga nagbabalak, huwag na kayong mag-atubili pa. So, ayan. Sinabi ko na sa inyo lahat kung ano ang sa RS 200 ko. So,
bago lahat, please click subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo kung may mga bago akong mga videos. So, thank you and ride safe, Kamotes.